Magandang araw po sa lahat. Muli, nagpapasalamat tayo sa mga magsubaybay sa ating mga serye na pagbuon ng makina. At ngayon po ay ating ipagpapatuloy muli ang ating pagbuon ng makina at ang mga ilalagay natin sa araw na ito ay ang mga sumusunod. Crankshaft speed indicator ring at crankshaft speed indicator ring spacer at yung kanyang mga bolts. At heto naman po ang ating flywheel. Ang flywheel po ay bakal. So yan, mabigat po siya at ang kanyang mga bolts. At ang mga tools na gagamitin naman natin ay ang mga sumusunod. Meron tayong pry bar o heel bar at ito po ang ating socket wrench, sliding handle, at meron tayong socket extension, at meron tayong socket wrenches, at meron tayong torque wrench. At meron din tayong gagamiting special tool dito, at ang ating special tool ay ang tinatawag nating bearing tool. So yan, may ngipin siya, so parang gear siya na mahaba, at siya ay inilalagay sa ating socket wrench ratchet handle. So, ito po ang ratchet handle ng socket wrench. So, kung mapapansin nyo, doon siya inilalagay. Ayan. Ganyan. Ayan. So, ito ang ating gagamitin sa ating pagkontra sa ating flywheel at saka indicator ring. Kasi pag higpitan natin sila, ay iikot sila. So, dapat mahawakan siya or mapanatili siyang huwag gumalaw para mahigpitan natin ang ating mga tornilyo. Umpisa na po natin ang pagkabit ng ating crankshaft speed indicator ring at ang ating flywheel. Una ay ito po yung last time natin posisyon. So, nakabit natin yung flywheel, ikot natin siya. Para makita natin ang flywheel, unahin ko na po yung mabigat. Yan. So, ikot natin siya ng ganyan. And tilt lang natin. Okay? So, nakikita nyo, para safe ang ating paggawa. I-tilt pa po natin ang kaunti. Yan. So, focus natin ating camera para makita nyo kung gaano katil. At ngayon po ay ilalagay na natin ang ating flywheel. Yan. So, mabigat po siya. So, dahan-dahan natin siyang ilalagay dito. At para may suporta, ay gagamitin natin ang ating pry bar. Okay? Para hindi tayo umikot. Yan. So, dahan-dahan natin siya nilalagay. Okay. So, ayan na siya. Pero, titingnan natin kung hindi pa lapat o magkaka-align ang ating paglalagyan ng bolts. So, ipo-focus natin para makita nyo. Ayan. So, kung makikita nyo ang butas, ay hindi pa po align ang ating mga butas na paglalagyan ng tornilyo. So, atin siyang i-adjust ng ating pry bar. Sa tulong ng pry bar ay maigagalaw natin ang ating flywheel para ma-align natin yung butas sa butas ng flywheel at butas ng crankshaft para makapasok ang ating tornilyo o mga bolts. Okay, ayan. Para makita nyo ay gagamitin natin ang ating pry bar sa pag-align ng mga butas.
Okay, so hindi yan. Ikutin natin siya. Ayan. So, kung titingnan nyo, ay medyo alay na ang ating flywheel at nagalaw ng kaunti. Babalik lang natin at tutukuran para maipasok natin ang ating mga bolts. Ayan. So, ganyan lang po. So, hindi pa siya lapat. Ayan. So, kung kumagat na ang isang bolt, ay magagaanan na tayo sa paglalagay ng ilan pang mga bolts na natitira. Ayan. Okay. Tingnan natin yung iba pa. Ayan. So, pwede na natin alisin ang ating pry bar. At, lagay na rin lahat ng ating mga bolts. Ang ating flywheel. Okay. Tingnan natin kung lapat siya. Ayan. Okay. So, ang next step ay atin siyang hihipitan muna ng ating socket wrench. So, gamit ang extension. Lagyan natin ang extension. Okay. Sa oras na ito ay ginamit ko yung mahabang extension. Ayan. So, ang paghigpit ay dapat pantay or balance para maganda ang pagkalapat ng ating flywheel. Okay. Ayan muna. Partially. Partial muna ang ating higpit. Okay. Ayan. So balance para maganda. Okay. So check natin. Check natin. Para maganda. Yan. So gagamit din tayo pala dito. Nakalimutan kong sabihin. Gagamit din tayo ng ating pang-contract. Ito po ang tinatawag nating bearing tool. So, ang bearing tool, ipapakita ko po sa inyo sa likod para makita nyo kung paano to nilalagay at paano siya kumukontra sa ating flywheel. Okay, so ito ang ating bearing tool. Ilalagay na natin siya sa likod ng ating flywheel para pakagatin sa ngipin ang ating flywheel at makontra siya sa ating paghigpit ng kanyang mga tornilyo. So, ito po ang likod. Pakita ko muna yung likod para makita nyo. Yan. Yung butas na yan. So, nandun yung ngipin ng ating flywheel. So, doon natin siya ipapasok yung ating bearing tool. So, ipapasok ko na po para makita nyo. Ayan. So, ikutin natin siya papunta ron. Ayan. Okay na. So, meron tayong kontra sa ating flywheel. So, kung papunta dito ang flywheel,
So ang kung ang direksyon niya ay papunta doon, ay dapat kontra ang direksyon ng ating baring tool. So pag hindi siya kontra, so tingnan natin ang ikot. Yan. So hindi doon ang kontra niya. So atin siyang ibalik. Yan. Tingnan natin. Okay, testingin natin. At saka na lang ulit natin adjustin kung hindi siya magkontra. Okay, so higpitan na natin ang ating flywheel bolts. At sa setting natin na ito ay meron tayong 30 Newton meter. So dito, 50 Newton meter. Okay, so set natin yung 50 Newton meter sa ating torque wrench. Okay. So kung makikita nyo, yung pinakamababa dyan ay 50 Newton meter. Okay. So yan, nakaset na siya. 50 Newton meter. Okay. So check ng direction ulit. If ano siya, clockwise or counterclockwise. Okay, so nakikita natin ang arrow na siya ay clockwise. So check muna natin ang kontra kung okay na. Ayun. So lagyan natin dito. Yan. So hindi na siya gumagalaw. Kasi kung walang kontra, sasabay ang flywheel sa tuwing ikay maghihigpit. So yan, meron tayong pa-kontra. So dito tayo mag-umpisa. So pakinggan lang natin yung click ng ating torque wrench at naabot na natin ang setting na 50 Newton meter. Yun, 50 Newton meter. So balance po ang ginagawa natin. Yun, 50. Yun, 50 Newton meter. Yun. 50, balance. Ito, balance, and then ito. Okay, so last is 80, gawin natin 80. So 50, 55, 60, 65, 70, 75, so yun, 80. Yan. 80. Tingnan natin. Yan. Okay. Yan dito. Dito tayo mag-upisa. Yan. And then dito. Yan. Okay, so yan ang ating flywheel. So aalisin na natin to sa pagkatapos na ang ating flywheel. At punta na tayo sa ating front o sa harap para sa ating crankshaft speed indicator ring. Ipapantay po muna natin ang ating makina. Yan. At pupunta tayo sa unahan para ikabit ang ating crankshaft speed indicator ring. So dito po yan, banda. Yan. Okay, so kung nakikita nyo, diyan natin siya ilalagay. Yan. So, itataas ko po ng kaunti para makita nyo. Yan. Okay lang naman kung itaas natin. So, yan ang ating crankshaft at ilalagay natin ang ating indicator ring. Okay, sa atin ang ilagay ang ating crankshaft speed indicator ring. So, natatandaan nyo yung TDC na sinabi ko sa inyo? Ito po yun. May TDC.
Yan. Yan yung TDC. So yan dapat nakataas doon. Naka-point sa taas. So kung nakikita nyo ito, meron siyang butas na maliit. Naiiba doon sa anim ay ano siya? Tanda. Okay. So siya dapat nasa 9 o'clock. Kumbaga sarilo ay nasa alas 9 siya. So kung makikita natin ang dowel pin, doon natin siya i-insert. Yan. Yan, natin na siya i-insert. Yan, doon siya nakalagay. So kung makikita nyo to, yan. So lalagyan na natin siya ng buhos. At bago yan, ay ilalagay natin ang ating crankshaft speed indicator ring spacer. So andyan siya. Yan. Meron din siyang 6 na bolts o tornilyo kagaya ng ating flywheel. Yun nga lang, ito ay mahaba kumpara doon sa ating flywheel. Yan. So, gamit tayo ng ating socket wrench at extension number 15. So, kita nyo. Yan. Pakita natin. Pag pwede tayong gumamit ng ganito. Yan. Kita nyo. Okay naman. Hindi naman siya masyadong matigas na ikutin. Wala namang resistance o pagbigat ng pag-ikot. Yan, nailapat na po natin at initial na higpit. So, inilagay uli natin ang ating bearing tool doon sa likod para wag siyang gumalaw. Yan. Gumalaw siya, so kailangan nating i-select sa kabila. Yan. Okay. So, sana nakikita nyo to. Yan. So, atin na siyang i-torque wrench. Unang torque wrench niya ay 55 newton meter. So, i-set natin ang 55 newton meter doon tayo sa pinakababa ng ating torque wrench. Ayan. So, 50. Sa ilalim lamang ng guhit ng ating 50. At atin na siyang i-torque wrench. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima.
So, nakita nyo, balance. So, pantay, pantay. Okay, 55, 75 tayo. So, 60, 65, 60, 75. Okay. So, dagdagan na natin. So, 95 tayo. 95. Dito pa rin sa ating torque wrench. 80, 85, 90, and 95. Yan. So, yan po. Diyan tayo nagtatapos sa araw na ito. Ang ating mga naikabit ay ang ating flywheel at ang ating crankshaft speed indicator ring. Salamat po.